Ako si Grace. Ako yung hairstylist dito sa Cuticles. And ang una nating gagawin is kailangan nating i-shampoo si client. Kailangan po talagang tanungin si client kung warm or cold bago mo anuhan ng water. And then make sure na hindi po nababasa yung likod ng client. Then after mong i-shampoo yung client, kailangan mong tuyuin using the blow dry. Make sure na 100% dry yung buhok ni client bago ka mag-undergo ng haircut. Ang gagawin natin sa kanya is mag-faded. Since manipis naman na yung hair niya, ayusin lang natin ulit. Using the number 2 na guide, yun ang start, ang una kong gagawin para makuha ko yung cut na gusto natin. Nipisan ko lang muna saglit yung hair niya para makita ko yung gradual cut. And then, now, gagamitin ko na yung pinaka-short na guide para mas makuha pa natin yung mas manipis pa na part. And then, para makita natin yung cut na fade. Gagamitin na natin yung zero para mas malinis natin yung ilalim. Although hindi lahat ng client advisable dito sa ganitong klase ng cut kasi mayroon to tayong mga different shape of na ulo. Hindi pare-parehas ng shape yung ulo ng lalo na sa lalaki. Hindi kasi minsan may mga shape talaga ng hair na hindi advisable para dito sa cut na fade. Tapos na tayo dito sa side, sa likod. Ang next na natin is yung top. Since masyadong makapal, kung pansinin nyo, masyadong makapal yung top niya, kailangan ko siyang i-cut ng konti and then nipesan na rin at the same time. Tawag sa ganitong cut is point cutting. Kaya point cutting lang ang ginagawa ko sa kanya because trim lang naman ang ginagawa ko sa kanya. And then later, ninipisan natin siya using the thinning scissor. Para proportion din yung cut niya sa side and then yung kapal at haba sa top. So now, tapos na tayo sa trim. Proceed na tayo sa pagpanipis. Gamit ang thinning scissor, kailangan natin imbisan
yung kapal. If you can see, makapal yung top. Nalipitan ko na yung top ng hair niya. Nagpo-proceed na tayo sa shaving. Hindi ako usually gumagamit ng mga ibang shave. As in, blade lang talaga. Kasi yung iba mas ano sila sa labaha talaga. Mas gusto nila yun. E ako, mas gusto ko yung talagang mas nahawakan ko lang yung blade ng tama para nakokontrol ko yung hawak ko sa blade and maiwasan natin na masugat sa client. Kasi alam naman ang blade pe, so konting ano lang eh, madikit lang usually sa skin eh. May tendency na masugat natin yung client pagka gano'n. Mas gusto ko kasi yung ako mismo talaga yung hawak kasi para kontrolado ko. Actually, sa mga stylist, iba-iba naman syempre ng style kung paano gumupit. Minsan pare-parehas lang ang gupit pero yung style ng bawat stylist magkakaiba. Karamihan ng mga client, alam na po nila yung papakat nila. Or meron po silang pictures na pinapakita na lang sa aming mga stylist. Usually po, pagka ganitong cut lang, less than 30 minutes na tapos mo na yung client, kasama na po dun yung shampoo, yung rinsing after ng haircut. Kasi after ng haircut, kailangan pa siyang i-rinse para malinis talaga. Pero kami, required talaga na before namin i-haircut, sinashampoo muna namin yung client. And after a haircut, kailangan din po namin i-rinse para ma-cleanse namin maayos yung mga hair na nakadikit sa scalp ng client. After natin ma-dry yung hair using our very own product, the Rakista Wax, yun ang ilalagay natin pang hairstyle sa kanya. And of course, bago tapos yung client, make sure na nalinis mo na dapat yung mga dapat tanggalin sa client. Ako si Grace, hairstylist. Ipapakita ko naman sa inyo kung anong procedure natin ng pag-haircut sa women. Ang first step natin is kailangan natin ulit i-shampoo yung client. And then make sure na natanong mo yung client kung warm or cold ang water na ipapagamit sa kanya. Okay. And habang nire-rinse namin yung client, sinasamahan na rin namin ang mga complimentary massage. Isa din kasi yung advantage sa mga competitor namin yung meron ding complimentary massage. Sa texture ng hair ni ma'am, since meron siyang natural wave, okay lang kahit ang gagawin lang namin sa kanya is soft layer lang para mas everyday wear, hindi siya mahirapan since meron nga po siyang natural na natural wave ang hair niya para mas madali niyang maayos everyday wear, mas okay sa kanya yung soft layer lang. Pansinin mo, ito gradual nga lang po, straight lang. May layered po sa baba. One length pa din. Pag babae naman po, required po talaga na wet cutting po talaga ang kailangan para mas ma-achieve natin yung tamang length. Kasi may mga kailangan sa babae, pag kinakat mo, may mga guideline kasi yan sinusunod from ilalim hanggang matapos tayo sa taas. Most of the stylists, nagda-dry cutting lang sila kapag trim-trim lang yung client.
Pero kung meron talagang specific cut na gusto yung client, kailangan po natin undergo ng mga sectioning procedure. Hanggang saan po yung length na gusto mo, madam? Sa front, gaano ka-short po yung target natin? Yung ganito kasing haircut, usually, mas padali itong i-manage everyday. Lalo na kung ikaw laging nagmamadali sa oras. Wala rin time para mag-blow dry. Ito yung pinaka mas madaling ayusin sa mga on-the-go client. Aside from cuticles, yung ibang mga client ko from other salon, since nag-pandemic na, yung iba, pinapapunta ako sa bahay nila. Pero yung iba naman kasi before ako mapunta kay Madam, galing ako sa ibang salon. Stylist ako sa ibang salon. Nag-start ako since 2005 sa ibang salon. Tapos 1 year. Tapos after 1 year, lumipat ulit ako ng ibang salon, which is sa salon din na celebrity ang may-ari. 4 years din ako doon. Then after that, lumipat ako sa ibang salon ulit. Doon na ako nagstay for 12 years. Then after 12 years, nung nag-pandemic, lumipat na ako dito sa Kitigan. Ang kaibahan po kasi ng junior stylist is usually po sa mga high-end salon, sila po yung assistant ng senior stylist. Yun po ang difference nila. May mga salon din na pag sinabing junior stylist ka, hindi ka allowed mag-cut. Ang allowed lang is yung senior stylist. Sa mga nag-start, kumbaga parang minsan kahit hindi mo gusto, pag inaral mo naman ang isang bagay, matututunan mo din. Okay yun, yung iba yung nag-aaral sa TESDA, pero iba pa rin po talaga yung may experience sila sa salon, yung hands-on mo talaga sa salon. Kasi sa salon, clients talaga yung nahahawakan nyo. Alam mo yung mga concerns ng bawat client. Mahirap to pag-aralan talaga sa simula. Kung makikita mo lang, like, ganyan, hair lang siya. Pero before ka makapagkulay, marami ka munang inaral dapat. And hindi ka lang basta pwede-pwede maglagay ng kung ano-ano lang na kulay. Ah, gusto ko ng color na ganito. Hindi, maraming procedure ang kailangan pagdaanan para ma-achieve mo. Like, for example, the ash. Hindi mo siya basta-basta ikukulay lang directly kasi hindi rin siya kakapit talaga. Lalo na kung kagaya ng hair ni ma'am na natural black talaga. Bago ka kasi makapunta dun sa mga coloring-coloring na ganyan, mag-aaral ka muna talaga kasi. Mas madali kasi dito para sa amin yung money eh. Kasi dito, lalo na dito, sa work ko, may commission din kasi kami dito. Depende yan kasi sa mga salon owner. Yung bawa, yung iba, weekly binibigay. Yung iba, 10 cents at tapusan. Kaya, kumbaga, sa ganitong service, sa hair service, mas madali ang income dito. Lalo na kung mas marami kang alam, mas advantage sa'yo yun. Kung pansin niyo, may ibang stylist talaga na kahit sa nails, alam nila. Kasi, sa ibang bansa, yung iba, nag-a-apply talaga sa ibang bansa para sa ganitong services kasi mas mahal talaga yung mga services natin sa ibang bansa. Tapos na tayong mag-cut, kailangan ko munang i-blow dry yung hair niya. And then, pag na-blow dry ko na, kailangan natin mag-texturize para mas makita natin yung hairstyle, yung style ng haircut niya. Kailangan ko lang i-section para sa maayos na blow dry. Sina-section yan, 4 sections, para mas ma-blow dry mo ng maayos. Lalo na sa mga first-timer sa salon, yung mga nag-aaral pa lang talaga, is pinaka-importante yung basic sectioning talaga.
proper way of blow dry, ma'am, is kailangan sa mga beginner, kung ikaw ay hindi ka pa ganong marunong mag-blow dry, ina-advise talaga na kailangan basa talaga mong i-blow dry yung hair kasi para hindi mawala yung shine ng buhok habang binablow dry mo. Kasi yung iba, the more na binablow dry mo ng mainit, mas nag-static yung hair. After blow dry, kailangan kong ulit i-cut yung hair niya. Gagamit ulit yung thinning scissor para mas mapalabas ko yung tamang texture ng buhok niya. And then, ma-lessen din yung kapal. So, pag-cut naman ng hair, ang kaya ko lang ginagamitan ng thinning scissor para mas mabawasan yung kapal ng hair. At the same time, mas gradual yung layered ng hair. From the start po, meron na talaga yung guideline na sinusundan. Sa amin pong mga stylist, alam na po namin yan kung ano yung dapat naming i-cut sa hindi. Like for example, ayan, nakikita mo naman, ito yung guideline namin. So yung mga sobra dyan, yun yung kakat namin. Lahat po ng stylist, pare-parehas lang kami na ginagawa ng hair service. But magkakaiba po kami ng style kung paano namin gawin yung bawat, like yung haircut. Kita ng konting bangs para magkaroon lang ng shadow yung. Ako for me, kaya ako gumagamit ng thinning scissor para mas napalabas ko yung natural na bounce ng hair. Pag hindi kasi naka-layer, di ba? Kung pagsinin natin, para lang siyang kinat mo lang na ano, tapos solid pa rin sa ilalim. Kaya usually gumagamit ako ng thinning scissor para mas makita ko yung maayos na bounce ng hair. Konting short lang dito sa baba, sa likod, pero mahaba pa rin sa front. Wave lang natin ng konti. Mas okay siya sa mga manipis ang buhok. Sa mga high-end salon po ganun, yung mga kung sino yung mga creative director, sila po yung pupunta sa London, tapos pagbaba nila ng Pilipinas, ituturo po yun sa lahat ng staff. Kasi mahal din naman kung lahat ng staff papupuntahin sa ano. Kasi bawat 4-5 days pupunta ka doon, pipirma ka ng kontrata for 4-5 years. 1 week mo lang aaralin doon. Tapos pipirma ka ng kontrata ng 5 taon. So matagal masyado. Na dito mo lang siya ituturo? Dito mo lang siya ituturo. Sa salon na yun? Yes po. Final look ng ating long bob version, soft layered. If you're willing to visit here at Cuticle Salon, we're located at Unit 105,
past the mansion at Timog Avenue.